心に咲いた花は My Friend。 Noong unang panahon, sa kadiliman ay dumating ang liwanag at ang daigdig ay nilikha. Maraming nilalang ang nilikha at namuhay sa ilalim ng liwanag, at ang kapayapaan ay umiral sa buong daigdig. Isa itong panahon ng kasaganahan at kaligayahan. Ngunit, ang mga tao ay nagnais hindi lang ng liwanag, pero pati na ng kadiliman. Ipinagkaloob ang kanilang kahilingan, at ang kadiliman ay gumapang sa buong mundo at pinukaw ang puso ng mga tao. Upang labanan ang kadiliman, ang mga bayani ng liwanag ay lumitaw at kinalo ang kadiliman. Ngayon, ang kadiliman ay muling lumabas, kaya ang liwanag ay dapat rin bumalik. Sabo, ano na ba ang progreso sa pagpatupad ng aking mga plano? Progreso! Progreso! Opo. Ang mga plano nyo ay pinapatupad na sa mga oras na ito, Lord Nemec. Inilunsan na natin ang ating mga puwersa para sa kukin ng buong bansa. Dalhin silang lahat dito. Kunin ang bawat batang nais makatanggap ng kapangyarihan ng kadiliman. Dalhin sila ngayon sa aking harapan. Dahil bukas makalawa, ang buong mundo ay mababa sa akin na at ako ang maghahari! Hari! Hari! Opo. Ang kahilingan nyo ay matutupad. Ano? Isang Nightmaster ang pupunta dito sa village. Nagbibiro na siya, tama? Wala akong masyadong alam dyan. Pero narinig kong talagang malakas sila sa martial arts. Ang Nightmaster ay dinasasalabanan at bakbakan. Tama ka dyan! Ang mga babae na umaling at ang mga lalaki na iinggit. At ako'y magiging katulad nila. Nakapag-desisyon na ako! Ba't ka masyadong excited? Ano naman ang kinalaman nila sa'yo? Siyempre meron duke! Hahanapin ko siya at mag-a-apply ako bilang apprentice niya! At mag-apprentice na ako sa Nightmaster, mangangahulugang ako'y... ako'y maglalakbay sa buong mundo! Yeah! Okay, tayo na! Hanapin natin ang Nightmaster para makapagsimula na ako maglakbay! Teka muna, hindi niyo ako! Minsan talaga itong si Shaw, sakit ng ulo! Hindi yun ganun kasimple, no? Ang totoo, hindi ko alam ang pangalan niya o itsura niya. Kung ganun, paano ko siya makikilala? May plano ako. Success to. Pwede niyo ako pagkatiwalaan dyan. Totoo? Anong plano mo? Simple lang. Lalapitan natin lahat ng tao sa village para subukan. Hindi ba parang tsamba-tsamba ka lang nun? Anong tsamba? Sigurado yun. Tama!
Nightmaster! Naku naman! Nag-aaway sila! Boy, hindi pwede ba sila lang manakit ng tao? Talaga? Kung uri siyang Nightmaster, dapat na ilagan niya yun! Nightmaster! Aray! Malamang hindi rin ang isang ito. Night Mask! Hindi. Malamang hindi rin siya. Hoy! Ikaw, bata! Ay, ang Night Mask, sir, hindi pwedeng nawala na lang. Nandito lang siya. Excuse me, kinakausap kita, Bulilit. Huh? Bigla mo akong kinausap, tapos hindi mo ako papansinin? Wala ka ba talagang modo, ha, bata? Ikaw ang walang modo. Bigla mong ginambala ang paghahanap ko sa isang importanteng tao. Yun lang naman ang dahilan kung ba't kita kinausap eh. Teka, mag-ingat ka, Shu. Siguro dapat kang turuan ng magbigay galang eh. Ha! Duda ko na ang isang mahinang katulad mo ay may maituturo sa na kahit anong bagay. Hindi yata! Hindi ako mahina! Huh? Manood ka at matuto! Anong nangyayari dito? Anong ginagawa niya? Tandaan mo! Ang pagiging bastos ay pwedeng ipahamak ang buhay mo! Jiro, tama na yan. Zola. Huwag kang pumasok sa isang awin na pangbata. Ininsulto na ako! Hindi dahilan yun. At saka, sinubukan mong gamitin ang power mo. Merong tamang oras at lugar para sa lahat. Yan ang palagi mong kahinaan. Patawad. Ang kaibigan ko ay naging bastos. Pasensya na kayo. Naku, hindi! Mali din ang kaibigan ko! Uy, kailangan mo humingi na paumanhin sa kanya ngayon din! Seryoso ako, Shu! Umalis na tayo, Jiro. Teka muna! Talagang ikaw nga ang Nightmaster! Kung saan-saan kita hinanap! Pakiusap doon mo ako, Freddy! Ang apprentice mo! Nightmaster ba? Talaga bang gusto mo maging isang Nightmaster? Sa ngayon, kontento na akong maging isang apprentice ng isang tunay na Nightmaster! Ano ba ang pakiramdam ng isang Nightmaster? Ikinalulungkot ko hindi ko alam dahil hindi ako isang Nightmaster. Kung ako man, magiging plangka ako sa'yo. Baka hindi tayo maging magkakampi. Hindi naman para maliiting ka, pero kaya mo ba maging isang Nightmaster? Ikaw ah! Tumigil nga kayo. Ilang taon ka na ba kasi? Ako'y 10. Ganun ba? Ano sa tingin mo? Siya ay nasa tamang hanay ng edad, Jiro? Meron akong sasabihin sa'yo. Ang tunay na Nightmaster ay hindi pinapakilala ang kanyang sarili at hindi ka pwedeng maging isa sa simpleng pag-apply mo lang sa posisyon. Hindi ka matatanggap kung mahina ang loob mo, pero kahit malakas ka ay hindi ka makakasiguro magiging isa ka nga. Gusto kitang tanungin. Anong gagawin mo kung totoong may power ka? Power? Gagawin ko? Kung hindi mo kayang sagutin ang tapat ang tanong na yan, ang iyong paglalakbay ay hindi magsisimula. Sir, dumadaan na tayo sa Gal Mountain Range. 1400 hours ang estimated time of arrival sa target area B34. Paglagay ng perimeter sa patasulok ng lugar. Kapag ang area ay secured na, umpisa na ang paghahanap sa mga bata. Roger. Kahit sino pa ang makasagupa natin sa target area, hanggat nasa atin ang power of darkness na ipinagaloob ni Lord Dene, wala tayong dapat katakutan.
ang Cobalt Cavern of the Dragon. Ang lugar kung saan ang mapuot na kapangyarihan ay ikinulong. Ang babae nyo na isa ng tunay na Nightmaster. Maliban pa ron, tinanggihan ka niya. At ibig sabihin, hindi ka pa rin makapaglalakbay sa buong mundo. Hoy, Shu! Nung kinakausap ko niya, parang pasikreto. Ano bang sinabi niya sa'yo? Hindi ako sigurado. Masyado nga mahirap maintindihan eh. Tungkol daw yun sa power. Grabe! Sino yun? Siguradong may gulo! Inatake nila ang village! Dito na muna kayo lahat, ha? Anong gagawin mo? Bababa ko dun para hanapin yung babae. Siya at ang lalaki ay mukhang nagpunta dun sa valley. Malamang na dun sila sa ruins. Tandaan niyo huli ng buhay mga bata. Eh, paano ang mga ibang susuway sa amin, sir? Pas lang yun ang sinamang lalaban sa atin. Ano nangyayari? Sila yun. Bigla na lang nilang inatake yung village. Pero bakit? Hoy! Nandyan pala kayo! May shortcut! Sumunod kayo! Ano bang sinasabi mo dyan? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita ang village ay inaatake? Ang ipagtanggol lang yung village ay hindi namin tungkulin. Kaya gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ako Nightmaster o kaibigan mo. Kung seryoso kang iligtas ang iyong village, gawin mo to. Hindi ako makapaniwala! Ang usapang ito'y tapos na. Ganun pala, ha? Mabuti pa, huwag na kayo magpapakita sa village namin! Ayun! Nahanap mo na ba yung babae? Ano, tutulungan ba nila tayo? Kalimutan nyo na ang dalawang duwag na yun! Tayo mismo ang magliligtas! Anong gagawin natin, Lolo? Sa ngayon, wala tayong gagawin. Kung hindi tayo lalaban sa kanila, malamang na hindi nila tayo sasaktan. Oras na para sa isang labanan. Sino nagpaputok sa kanila? Ganon! Pangas kayong lalaban sa amin! Kung ganon, papayaran niyo ang kalokohan ito! Yusob! May mga bata ba? Hoy, kayo dyan! Huwag kayong gagawa ng gulo! Naintindihan nyo? Sino ba sa tingin nyo kayo? Umalis kayo sa village namin! Ngayon mismo! Kao! Umalis na kayo! Tulungan mo kami! Baka wala nyo sila ngayon mismo! Bitawan mo ako! Huwag mo ko nga ako kasi kahit... Sumunod! Sumama ka sa akin! Hindi ako sasama kahit kanino!
Ah! Aray! Pasaway kang bata kung walang modo! Ano pa ang inihintay nyo? Dali nyo sila! Paano ang isang yan? Ako na bahala sa kanya. Kailangan siyang matutong rumispeto sa ating otoridad. Huwag mo sa sobrahan, ha? Shoo! Linayo! Hindi ito pwedeng mangyari. Ang lahat ng bagay ay nakahanda na. Kung sana lang meron akong konting power. Hindi! Nightmaster? Sino yan? Makinig ka, Jiro. Sundin mo ang utos ko kung kailan mo gagamitin ang power mo. Kuha mo? Kuha ko. Tayo na! Tapos ka, bata! Matulala ka dyan. Wala! Ayos lang ako! Hindi mo alam kung paano magpasalamat sa tumulong sa'yo. Wala ka talagang modo. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi naman ako humingi na tulong sa'yo. Hambog ka talaga! Wala akong panahon para makipagtalo sa'yo. Ngayon, umalis ka na rito. Teka muna! Kilala mo ba kung sino ang mga taong yan? Sila ang army ng Grand Kingdom. Puwersa ni Nene. Grand Kingdom? Nene? Nabalitaan na kita! At kayo mga bangas na lumalaban sa kapangyarihan ng Grand Kingdom! Tumabigay lahat! Ang babaeng ito ay sa akin lamang. Masdan mong mabuti. Ngayon ay masasaksihan mo ang totoong power ng Shadow! Ano naman yan? Huwag mo nga kaming takutin gamit ang kawawang nila lang na Shadow Beast mo! Ano yun? Ang Shadow ko ay mas powerful kesa sa'yo! Ang shadow niya ay naging paniki! Yan lang ba ang gusto mo? Ang tabusin ng Pibichugin yun? Tama ka at bilis-bilisan mo na ang goblin! Talunin mo na sila ngayon! Ngayon, tapusin mo na! Goblin! Death blow! Wag! Bumalik ka rito! Tumigil ka! Masasawi ka dyan! Kung sana... Anong gagawin mo kung totoong may power ka? Gusto kong... Sagipin ang lahat! Ano yan? Ano ba yan? Teka muna, yan ba ay... Oo, yan nga. Yan ang power na matagal na nating hinahanap. Ang Blue Dragon. Yan ang Blue Dragon? You just fight and fly, the Leonine.
lang ang sanlibutan ay nilikha, punong-puno ito ng kabutihan. Ngunit ang kadiliman ay isinilang at hinati nito ang mundo sa dalawang hanay. Merong mga lumapit sa liwanag at meron ding pinili ang kadiliman. Hindi nagtagal at ang dalawang malakas na puwersang ito ay nagbanggaan. Pagkalipas ng 25 taon, isang digmaan ang nagsimula. Gonzalo, anong gagawin mo kung totoo may power ka? Gusto kong tagipin ang lahat! Yan nga. Yan ang power na matagal na natin hinahanap. Ang Blue Dragon. Tumawag sa akin. Ano ba yan? Ngayon ko lang nakita ang shadow na yan. Huwag ka mag-alala. Mag-concentrate ka lang. Ang kailangan natin ay ang batang yun. Huliin mo siya! Ako bahala sa kanya! Huwag ka matakot, hindi ka masasakpan. Hindi sapat yan. Mas malakas. Kailangan mas malakas. Kailangan ko pa ng mas malakas na power. Nagising! Pinasabog niya na parang laruan lang. Umalis na tayo dito! Dali! Uuntak mo na! Nagwawala siya. Kapag nagpatuloy ito, ang bata ay lalamuno ng kanyang shadow. Jiro, pwede mo nang ilabas ang iyong shadow. Kailangan mo siyang tigilan. Masusunod ka! Hoy, friend! Pinalabas mo ko ngayon lang pagkatapos ng matagal na parao para dumiretso ka agad sa bakbakan. Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan natin siya pigilan. Kapag sinabi mong siya, hindi mo kong sabihin na iyong malaking pusa kung may malalaking mamigin. Mukhang may buhay siya. Paligisan mo ang kanyang muli sa kanyang paniginip. Nababaluro siya. Ngayon ito ang challenge. Kailangan natin siya mapakalma at panatilihin buhay. Ganun? Baka naman kumalma siya kung napitin ko siya at kausapin na mahinahon. Pwede hindi na sabihin ko kaysa labanan ko siya, hindi ba? Tutol ka ba sa utos ko? Ako'y nag-file na official complaint, pero wala namang nangyari. Pakiwari ko lang, pag natapos ang lahat, ang mga opinion ko ay walang halaga rito. Kunihin siya! Hoy! Sabihin mo, friend, pwede ba magkasundo na lang tayo? Kailangan mo ba talaga malaman kung sino mas malakas? Grabe! Meron mga Optimism Dragon na ito!
sarili mo! Magaling ang ginawa mo, Jiro! Mabuti't gising ka na. Kamusta? Poison ka! Nasaan ako? Bakit siya? Ano nangyari sa akin? Natural lang yan. Ang shadow mo ay medyo nagwala kanina. Shadow? Teka muna! Ano bang nangyari sa akin kanina? Kailangan mong ipaliwanag sa akin to! Ano bang nangyayari? Easy ka lang dyan. Sa pagkakataong ito ay wala akong ibang magagawa kundi sabihin sa'yo ang buong katotohanan. Buti naman at sasabihin mo na lahat. Unang-una, familiar ka ba sa Book of the Beginning? Book of ano? Ano yun? Hindi! Hindi nga! Alam ko yan! Ito ang pinakamatandang libro sa buong mundo na natagpuan ng mga tao! Tama ka. Isang napakalumang kasulatan. Ikinukwento dito ang paglikha ng mundo at ang kasalukuyang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ano? Sige na nga. Pasisimplihin ko na lang para sa'yo. Nang nilikha ang mundo nito, ang konsepto ng liwanag at kadiliman ay ipinilis din. Paglipas ng panahon, ang dalawang elementong ito, nakabaliktaran ng isa't isa, ay nag-away para sa pagdating. Ang buong mundo ay nadamay sa malahiganting labanang ito na tumagal ng maraming taon. Muntik na ang kaguluhan ay magpakailanman hanggang sa may nangyaring isang di pangkaraniwang bagay. Ang Seven Soldiers of Light ay bigla na lang lumitaw. Saan ang galing ang Seven Soldiers? Siguro naman naiintindihan mo na ngayon ang dahilan kung bakit sobrang interes nila sa inyong village. Ang Seven Soldiers ay nakatira sa aming village! Matagal na yung nangyari! Mga mokong kayo! Medyo slow sila. Ang Seven Soldiers ay may mga powers na kakaiba. Huh? Ito ay ang power of the shadow. Bawat isa ay kayang magpalabas ng shadow na may kahangahangang lakas at sobrang galing na combat skills. Pinagsasama-sama nila ang kanilang shadow sa pangalan ng katotohanan at nang lumaon ay nadaig nila ang kapangyarihan ng kadiliman. Nang matapos ang gyera sa pagitan ng dalawang powers, ang power of the darkness ay isinara sa isang lugar. Ang layunin namin ay hanapin ang mga kamag-anak ng Seven Soldiers of Light at minsan pa ay pagsamasamahin sila. Apurahan itong quest. Ang mundo'y nanganganib dahil sa kasamaan ni Nene. Nene? Teka muna! Sabi ng mga sundalong lumusog sa aming village! Oo. Lahat sila ay mga galamay ni Nene. Nene? Talaga bang ganun kasama ang taong yon? Siya ang pinuno ng Grand Kingdom. Ginagamit niya ang power of the shadow sa kasamaan. Determinado siyang pagharian ng mundo sa pagpalaganap ng kaguluhan. Para sakupin tayo at pagharian. Gamit ang power of the shadow sa kasamaan? Ang taong ito isang malupit na pinuno. Nakahanap siya ng paraan para gumawa ng artificial na shadow power. At wala siyang patawad sa paggamit ng power na to. Nalito na ako. Sino nga ulit yung nene na yun? Isang malupit na pinuno gumagamit ng shadow power para sa kasamaan! Itigil mo ay paghiyaw! Gusto kong sabihin sa'yo, hindi ako kasing tanga lang iniisip mo! Kapag hindi tayo nakahanap ng paraan, tayong lahat ay magiging alipin sa ilalim ng mundo. Yan ang dahilan kung bakit kami naglalakbay para pigilan na mangyari ang bagay na to.
Oras na para umalis. Huwag ka nang malito at tumunganga dyan. Maghanda ka na para lumisan ngayon mismo. Excuse me, ate. Anong sinabi mo? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Maging pakit ka at sasama ka sa aming paglalakbay. Ano? Maging pakik at sasama ka sa aming paglalakbay. Ano? Sa tingin ko pagkakamali yan. Naintindihan ko. Oo, meron siya power. Walang duda doon. Pero hindi niya kaya kontrolin. Magiging pabigat lang siya. Kung sasama siya, walang pwedeng maasahan tulong mula sa kanya. Sa palagay ko ay magiging katulad mo rin siya sa umpisa. Napagdesisyonan ko na. Wala nang oras para magtalo pa. Shoo! Maghanda ka na! Nababaliw ka na ba? Itigil mo ang pagsabi kung saan ako pupunta at kung anong gagawin ko. Hindi naman ikaw ang bossing ko, ah! Maliban pa dyan, ayaw mo kaninang tulungan ang village namin at pinagkaila mo pa na isa kang Nightmaster. Bakit mo naman naisip na pagkakatiwalaan kita at sasama sa mission mo? Nababaliw ka na ba? Shoo! Hindi ko hinihingi ang pagkatiwalaan mo ako. Sinasabi ko sa iyong sumama ka sa amin dahil wala ka ng ibang pagpipilian. Kapag nanatili ka dito, hindi sila hihinto sa pag-atake sa village. Ngayon alam na nilang nandito ka, nanaisin nilang hulihin ka. Hindi ko pwedeng iwalan ang village. Aalis na lang basta-basta. Maniwala ka na pag wala ka na, ang village ay magiging mapayapa. Isipin mo, ang kalaban ay isa lang ang gusto. Kapag nanatili ka, patuloy silang magpapadala ng mga sundalo. Ang power of the shadow ay delikado. Kahit na kaya mong palabasin ang power of the shadow ay baliwala ito para na lang kung kaya mo itong kontrolin. Ang power nito ay wala ding silbi. Isa lang itong kapahamakan kesa sa kaligtasan. Naiintindahan mo na ba na wala kang pwedeng ibang piliin sa sitwasyong ito? Hindi maaari. Hindi ko matatanggap yan! Zola, ang lupit mo naman. Anong ibig mo sabihin? Alam mo kung ano, hindi mo naman kailangan siyang gipitin na katulad nun. Bata lang siya. Ngayon ay naaawa ka na sa kanya? May bumabalik na hindi magandang alaala. Natatakot siya kaya kailangan mo pagtagumpayan niya ito. Kapag buong puso niyang tinanggap ang dapat niyang gawin ay magiging maayos. Kung hindi, baliwala siya sa atin. Dahil lang nagpakita ang babaeng yun, dapat ko na bang lisanin ang village natin? Hindi ko na yata alam ang tama sa mali. Huwag kang mataranta. Sabi mo gusto mo ng adventure. Eto lang sa'yo. Hindi ito isang adventure. Isa tong kamaliwan. Hindi pa ako handa sa biglaang paglalakbay na ito. At maliban pa, merong weirdong kapangyarihan sa aking katawan. Mababaliw na yata ako. Maayos din ang lahat. Aminin mo na, natatakot ka, di ba? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi ako natatakot, nangaasar ka ba? Huwag ka mag-alala ng kahit na ano. Hindi ka mag-iisa, palagi mo ako makakasama. Ano yung kaya? Polis natin! Lumulo sa polis sila! Poprotektahan ko ang village dahil meron akong kapangyarihan! Lumabas ka na! Blue Dragon! Sorry. Ano bang problema mo? Hindi ko maintindihan! Bakit tayo na lumabas ulit? Binalaan kita. Masyado pang maaga, hindi mo pa kayang kontrolin ang iyong power. Hayaan mong ipakita ko. Ito ang paraan para makipaglaban gamit ang iyong Shadow Warrior! Ah!
Sasali ako! Oh, hindi na ito kailangan. Mas mainam kung mag-isa ko na lang itong lalabanan. Masusunod ka. Heto na ako! Mga dilatang bola! Yan ang power of the shadow. Nakapag-desisyon ka na ba? Sasama ako sa inyo. Pero gusto kong maintindihan mo ako isang bagay. Hindi ako sasali dahil sinabihan mo lang akong gawin ko ito. Sasama ako para makatulong sa gibin ng village. Tama ka dyan. Hintay! Kayong lahat! Luke? Umabot ako! Ano bang ginagawa nyo? Sinabi ko nang hindi ko kayo gustong idamay dito. Pero, babalik rin ako. Hindi ako magtatagal. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat ako palagi. Tumigil kayo. Paano ko naman iiwan ang village na to sa kamay ng mga iyaking tulad nyo? Tama nga ang narinig nyong lahat. Sa buong panahon na wala ako, ang Taita Village ay nasa inyong pangangalaga. Luke, ikaw na ang bahala sa mga batang ito at sa lolo ko. Okay? Hindi! Oh? Hindi mo nagyan sa buong bagay, Shu. Hindi sila nagpunta lahat dito para lang magpaalam sa'yo at umiyak-iyak. Nagdesisyon akong sasama ko sa inyo. Nasisira ka na ba ng bait? Hindi ito kambi sa kagubatan. Delikado tong issue na to. Alam ko at wala akong pake. Alam ko makakatulong ako. Pakiusap Sola, pwede bang sumama? Kung determinado ka. Alright! Ay, hindi. Magiging masama to. Nararamdaman ko. Tayo na. Wala nang oras na pwedeng sayangin. Tama yun! Dapat mong pag-isipan ng mabuti to ng ilang araw. Naiintindihan mo ba ako, Luke? Wala silang mga banyo sa pupuntahan natin. Oy, teka lang! Itay na ako! Huwag niyo kalimutan kasi dito ng Yemen! Bye! Bye, Luke! Naikinig ka pa sa akin? Shoo! Ano gusto mo kainin mamaya? Mamaya? Teka lang. Kahit ano, basta tumahimik lang siya. Fly so high. I can't be a father to Joshua kung nandiyan. Kokoro ni Taita Hanawa, my friend.
General Logie. Rose and May! Kahit si Sola, hindi na gawang talunin siya. Sige, Nasho. Ano nga ang pangalan mo? Nakalimutan ko kasi. Tumigil ka. Alam kong kilala mo ako. Ako lang naman ang titigil sa'yo. At pagkatapos, hindi mo na ako makakalimutan. Siguro hindi pa kita kaya noon. Pero hindi na ako natatakot sa'yo. Makikita natin. Sige, handa na ako. Laban na! Ikaw ang bahala. Ito ba ang kapangyarihang Blue Dragon na matagal nang hinahanap ni Zola? Makikita natin kung gaano siya kalakas. Valkyrie, kumilos ka na! Sige, Blue Dragon! Basta mag-iingat ka! Mukhang delikado yung espada niyo, no? Tahimik! Huwag mo nang sabihin sa akin ang alam ko na! Gulat na gulat ka. Hindi sana niya tayo naisahan. Kung nasa laban ang utak mo, mag-focus ka nga, pwede. Ikaw ang tumahimik. Tama si Blue Dragon. Kailangan kong mag-focus kung gusto kong manalo kami. Kailangan naming manalo. Simulan na natin ang laban na walang dakdakan, ha, Lola? Sinong tinatawag mong Lola, ha? Hindi mo ba alam ang pinagsasabi mo? Sa ganda kong to? Okay, fine. Tanggapin mo na lang na malapit na ang expiration date mo. Tama na! Patahimikin mo ng shadow mo! Ayoko nga. Bahala ka na nga. Pero pagpapayarin kita ng malaki dahil sa sinabi mo! Oh. Bata pa ako! Naintindihan mo! Yan lang ba ang kaya mo? Itong matinding atak! Morning Gloom! Go! Hindi ako makapaniwalang hinamon niyo si Master Logie ng mga walang kwenta niyong pag-atake. Ni hindi ko kailangan ng mga secret techniques ko. Huwag na natin patagalin to, Valkyrie. Opo, Master. Tatapusin ko na sila ngayon. Hindi rin. Kaya ko pong manalo. Sa totoo lang, hindi pa ako nagsisimulang turuan ka ng leksyon. O sige, gusto niyong patunayan ko yan, ha? Hindi, patunayan mo na! Pero kahit gaano ka pakabilis, hahabulin ka namin! Di simulan na! 1,000% Saber Tiger! Okay yan sa akin! Nasaan na sila? Nawala sila! Feather Storm!
pagtakbo, girl. Wala ka rin namang mapapala sa pagtakbo mong yan. Pero, mas nakakaliw naman to para sa akin. Plano ko sa iyo. Alam ko na. Para hindi niyo ako matamaan. Katapasan mo na, little girl. Ha! Hindi mo ako tinamaan! Bye! Anong... Huh? Pwede na ako mag-relax ngayon. Ewan ko ba kung bakit hindi ko agad ito naisip? Ay, ano ba naman? Ano bang problema? Yan lang ba ang kaya mong gawin? Akala ko pa naman magaling ka dahil ikaw ang shadow ni Zola. Tapos ka na! Huwag ka munang magmadali! Hindi mo dapat binamaliit ang kakayahan ni Killer Bat! Nina! Imposible! Talo ka na! Magsisimula pa lang tayo! Huli na ang lahat! Nagsasawa na ako! Umaatras ka na ba sa technique mo? Aba, kasama pala ang kaduwagan sa battle techniques mo! Alam mo, bahagi rin ang katapangan ng pag-iisip. At hindi ako papayag na saktan mo si Juka Lion! May panahon ka pa para pag-isipan ang pagkatalo mong ito. Hindi ka kasi ganun kagaling para iligpit. Hindi pa tayo tapos, Zola. Ha? Ano? Nasaan na sila? Nagtatago na sila. Siyempre naman, hindi kami magtatago sa gitna ng isang laban. Nawala kami sa paningin mo nang umiwas ka sa pag-atake namin. Ngayon, panoorin mo kasi ako. Cynthia, nakita mo ba yon? Salpahe ka! Bakit mo sinuntok si Yarovit ng ganon? Sobra ka na! Huh? Teka, ano ba pinagsasasabi mo dyan? Huwag kang magmaang-maangan. Sabi ko walang tamaan sa mukha. Wala ka na ba sinabing ganyan? Was, hindi na yung kailangang sabihin. Sino naman ang may gustong maglakad ng pangit at sirasirang mukha? Anong mo sarili mo? Ganun ang sayo. Tama na, sumusobra ka na! Hindi ako makapaniwala sa sinabi mo sa akin, kaya pagbabayarin kita! Humanda ka, pangit! Katapusan mo na! Tanggapin mo to! Etong sa'yo, Impact Drive! Ano ba sa tingin mong ginagawa mo, Shu? Nakahanap na tayo ng malakas na kalaban. Pero parang ayaw mo namang lumaban. Kailangan galingan mo pa. Oo, alam ko. Pero injured ako. Kailangan mo mag-focus. Sa'yo nakasalala ito. Anong ibig mong sabihin? Alam kong malakas ang kalaban natin. Pero tayo rin. Tama siya. Pagdating sa taglay na lakas,
Hindi ko may tatanggi ang kakayanan ni Blue Dragon. Mukhang mas malakas pa siya kay Valkyrie. Pero Master Logi... Pero sa nakikita mo ngayon, malinaw na mas lamang ako sa'yo sa laban na ito. Bakit kaya sa tingin mo? Simple lang, dahil kahit gaano kalakas si Blue Dragon, hindi niya mapupunuan ang kawalan mo ng karanasan. Ano? Kulang ka sa tiwala. Kulang ka pa sa kakayanan. Matindi ang lakas ni Blue Dragon, pero hindi mo nagagamit ng maayos. Blue Dragon! Ano sa tingin mo ang ibig niyang sabihin? Ano yung tungkol sa kulang ako sa tiwala? Magtiwala saan? Hindi ko maintindihan! Ako ba niloloko mo? Hindi ito ang oras para pag-isipan ng pangasar niya. Oo, pero wala man tayong tiwala sa isa't isa dahil hindi naman yung totoo, di ba? Itigil mo ni Anshu. Huwag kang pangunahan ng pagdududa. Magtiwala ka! Ano man ang mangyari, magtiwala ka sa sarili mo! Hindi, Blue Dragon! Nandito nga ang katawan mo, Shu, pero wala ang pag-iisip. Hindi lang laro ang laban. Kung hindi ka magseseryoso, mamamatay ka. At malinaw ang utos ni Lord Nene Samuel. Dito magtatapos ang paglalakbay mo. Magpakatatag ka, Shu! Gamitin mo lang ang lakas ko ng mabuti. Shu, Shadow Wielder ka ba o ano? Tapos ka na! Ikaw ang Shadow Wielder ko, Shu. Kaya mo to! Anong... Mabuti naman kung ganon, Shu. Naiintindihan ko na! Magtiwala ako sa sarili ko! Magtiwala sa lakas natin! Huwag kang titigil! Tapusin na natin to! Kumikin ang mga kuko niya sa tindi ng kapangyarihan! Bakong tasik ba to? Ngayon na! Anong nangyari? Hindi maaari! Talo ko na! Knockout technique! Fire crisis! Nanalo ba tayo? Hindi. Hindi pa. Sa wakas, nakita na natin ang tunay na lakas ng Blue Dragon. Hindi ako makapaniwala sa pinsalang natamo ni Valkyrie. Gayunpaman, huwag mong isipin tapos na tayo sa labanan. Shoo! Huh? Hornet! Tumakas sila. Nakakagulat. Master. Maganda ang mangyayari. Oo, ganun nga. Hindi na ako makahintay. Pero sir. Sandali. Hindi ba natin sila tatapusin? Narinig mo naman ang General. O sige. Pero pagbabayarin ko si Zola sa ginawa niya. Dahil na mga kasama. Pulaw! Kumilos na kayo. Okay, fine. See you later, Totoy. Teka, sandali lang! Hindi magtatagal at magkakaharap ulit tayo! At sisiguraduhin kong yun na ang katapusan mo! Asa ka ba? Umalis na siya! Oh! .5337. Dito dapat naka-deploy ang mga tauhan ni Lieutenant Dragnov, hindi ba? Opo, ang maswerteng si Dragnov. Naging bigo ang katatapos lang niyang operasyon. Pero may tiwala pa rin ako sa kanya. Isa siyang magaling na commander at napatunayan na niya ang sarili niya. Napakalupit niyo rin pala, General. Anong ibig mong sabihin? Paanong malupit? Natalo niyo na sana sila kanina. Pero pinalasap niyo muna sila ng tagumpay para maging mas matindi ang pagkatalo nila sa inyo. Matatalo ko sila kahit kailan. Umiwas ako sa matinding labanan dahil may naramdaman akong kakaibang kapangyarihan. Ganun pala. Huwag niyo sanang isipin na wala na ako ng respeto sa inyo sa sinabi ko kanina. Ngayon,
Ano na ang gagawin mo, Zola? Nagkahiwaiwalay at napilitang lumaban sa grupo ni General Loki. Napalabas ni Shu ang mas malakas na power ni Blue Dragon, kaya napilitan si General Loki na iatras ang kanyang squadron. Ang mapanganib na sitwasyon ay tapos na. Pero ang grupo ni Shu ay hiwaiwalay at nananatiling nasa delikadong kalagayan sa loob ng teritoryo ng kalaban. Nanalo ba tayo? Hindi. Hindi pa. Huwag mong isipin tapos na ang ating labanan. Shoo! Hold it! Ano? Hindi magtatagal at magkakaharap ulit tayo! At sisiguraduhin kong yun lang ang katapusan mo! Asa ka pa? Talaga ang malis na siya! Nagtataka ako kung bakit biglang umalis ang kalaban. Ewan ko. Tuyo din ang balon na ito? Gusto mo ba? Nabiting ka ba? Maghanap pa tayo. Dati punong-puno ng mga tanim. Ayun! Huliin natin! Bakit naman? Araw langit!
Bakit ka ba umiiyak kanina, bata? Bakit? Homesick ka ba, ha? Mali ka, hindi ako umiiyak. Ayos lang yun. Sa batang umiyak. Gawin mo habang pwede pa. Kapag matanda ka na, ang pag-iyak ay para lang sa mga mahina. Ganun? Sige na, kumain ka pa dyan. Apo. Kuya, isa ka po bang hunter? Oo, parang ganun na nga. Kaya pala... Base camp to lieutenant! Come in! Ano ba yun? Ang Black Shadow Mobile Unit ay nakainkwentro ng isang Shadow Warrior. Ang Shadow niyang gamit ay isang Killer Bat. Roger. Kuya, ikaw ba'y sundalo ng Grand Kingdom? Hinto mo na yan. Hindi ko inaakala na ikaw pala isang wanted na Shadow Warrior. Dahil ako isang bata lang? Kapag umalis ka, hindi kita pipigilan. Lumabas ka na sa teritoryo ng Grand Kingdom. Hindi po pwede. Ang mga bata hindi dapat sumali sa gera. Hindi ako ordinaryong bata. Para lang kitang anak. Dahil ito kay Nene. Ha? Pinasak niya ang aming village. Masama siyang tao. Pati mga taong bayan ay kinikidnap niya. Ganun ba? Kalaban ka ng aking Panginoon? Ako ay commander ng Grand Kingdom Black Shadow Mobile Troops. Ang pangalan ko ay Dragnov. Kapag nagharap tayo sa labanan, hindi kita pakikitaan ng awa. Ang pangalan ko, Isu. Handa ako. Hanggang sa muli. Ano ang ulat? Na-intercept ng Type 1 Patrol ang mga Shadow Warriors. Malakas daw mga warriors, kasalukuyan sila naglalaban ngayon. Anim lahat ang Shadow Warriors na pumasok sa ating teritoryo. Sino ka naman? Sergeant Major Schneider, Independent Flying Squadron. Galing ito kay General Logie. Ano ito? Detalyadong profile ng mga Shadow Warriors, sir. Huwag ka mang himasok dito. What? Ang unit ko ang in charge sa sitwasyong ito. Ang orders ni General Logie ay i-report ko ang resulta ng inyong operasyon laban sa mga Shadow Warriors. Gawin mo ang gusto mo. Ano status ng mobile units? Ang units 2 hanggang 5 ay dumating na, sir. Ang unit 6 at 7 ay papunta pa lang dito. Ang unit 8 naman ay nag-report na mauhuli ang kanilang pagdating dito, sir. I-deploy ang units 2 hanggang 8 para reinforce ang unit 1. Pupunta ka sa battlefield. Sabihing iwasan nila malapit ang labanan. Pero, sir, hindi ba tayo maghihintay ng additional units? Ako na mismo ang haharap sa labanan. Manood ka lang na makita mong kayang gawin ng mga tunay na mandirigma. All units, move out! Buti naman at nakalabas na rin tayo. Oo. Kaya lang. Lagot na tayo! Nakakamangha. Mga bata lang sila pero umabot sila dito. Mga bata nga sila pero ang shadow nila ay mabangis. Sergeant, i-program mo mga units. I-focus sa mga pag-atake sa mga shadow at hindi sa mga shadow warriors. Kabaliktaran, bakit hindi wasakin ang source ng shadow? Para makita natin kung sino mas malakas. Move out! Ah!
Siya pala. Ayos naman kayo. Saan ka ba galing? Si Lieutenant Dragnov. Mag-focus ka lang, bata. Kumanda ka na. Malakas pala ang Blue Dragon eh. Pero ang bata ay hindi pa sanay na hawakan siya. Malakas sila. Sobrang lakas kaya tsugi ang mga Black Shadow units. Akong bahala sa kanila. Gusto mo ba akong mag-tsugi? Hindi na! Itigil niyo pag-atake niyo kay Blue Dragon! Pull back! Ano, Shu? Mag-1-on-1 tayo para wala na madamay. Kahibangan! Tao ka lang! Ang akala mo ba'y kaya mo ang aking kapangyarihan? Sa inyong village! Hindi pwede! Ganyan dapat! Walang iyakin dito! Panalo ka! Talo ka! Walang second prize! Kaya, simulan na! Game na! Ng proteksyon nyo. Hindi mo na itindihan ang paglaban na may karangalan!
Dito'y digmaan. Kasama dito ang mamatay. So... Opo, kuya. Bawal lumiyak sa gera. Maging alerto ka. Maraming kalaban sa ating paligid. Ubusin niyo na ang mga natitira pang mga kalaban! Lieutenant Dragnov, please come in! Lieutenant Dragnov, sir, please respond! Patay na si Lieutenant Dragnov. Pinaslan siya ng Blue Dragon. Ano? Sound the retreat! Opo, sir. Gano'ng katagal pa ba bago umabot sa kuta ni Nene? Hindi ako sigurado. Ayos ka lang ba, Shu? Ayos lang ako. Mandirig ba ako? Dapat tayong magmadali. Tinalo ni Blue Dragon sa one-on-one na labanan? Para yatang hindi ganun ang Dragnov na kilala ko. Sir, ang masasabi ko lang, si Dragnov po ay hindi isang team player. Hindi ko kailangan ng mga soloista. Ang kailangan ko ay ang tapat, maasahan, at makamandag na kayang gawin ang nais ko. Iyan ang susi sa panalo at sa katapusan nila. You just fight and fly, the Leonie. My friend, kokoro ni tay tahanawa, my friend. Tumayo ka, anak. No? Salamat po, tatay! Andito na kami! Report po, sir. Malapit na mapasok ng 4th front natin ang enemy lines. Nakahanda na rin pong sumugod. Ang 5th at 6th fronts natin oras na ma-recover ang Francesco Platoon. Mabuti yan. Sa lakas sa atake natin, hindi magtatagal at babagsak na rin ang Grand Kingdom Army. Makinig kayo! Malapit na ang tagumpay! Sumunod kayo sa akin! Teka, sandali lang, Chiro. Bakit ba? Kasi, iniisip ko ang dahilan kung bakit ka naglalakbay kasama si Zola. Tsaka... Sinabi ko na noon, alam mo na ang dahilan ko. Para talunin si Nene. Ganun lang kasimple. Oo nga, naaalala ko yun. Kaya lang, hindi kaya nag-aalala sa'yo ang pamilya mo? Hindi. Dahil wala na silang lahat. Ganun na nga, Kluke. Si nanay at tatay, pati kapatid ko. Simple lang ang kapalaran ko. Ang mamatay ako. O matalo ko si Nene. O
Wala akong pakialam sa mangyayari sa akin. Basta matalo ko na siya. Yun ang misyo ko sa buhay. Pasensya na. Hindi kita dapat tinanong. Madalas ako nananaginip ng masayang nakaraan. Tahimik at mapayapa ang paligid ko. Hanggang sa masunog ang lahat ng bagay. At mag-isa na lang ako. Masensya na ako na pagbalingan kita. Takot na! Kailangan makabalik na tayo sa iba! Tara! Sola! Sola! Dito! Ang mga tauhan ni Nene! Nakita rin namin. Hindi kaya may idea na sila na nandito tayo? Hindi. Sa palagay ko, wala naman talaga silang hinahanap. Mga reinforcements sila sa frontline. Ano? Sa ngayon, nasa gitna ng matinding laban ang Grand Kingdom Army at ang Gibral kasama ng mga kakampi nilang bansa. Maaring tahimik nga dito, pero sa di kalayuan ay may labanang nagaganap. Nakafocus sa ngayon ang atensyon ni Nene sa digmaang yun. Masyado silang abala para mapansin tayo. Anong problema? Nasa 80% na po na pasok namin sa enemy lines, pero biglang bumaba. Sa ngayon ay nasa 40% na lang po. Meron ba silang reinforcements? Mahirap pong tukuyin, sir. May kaguluhan ngayon sa field sa tunay na laki ng puwersa ng kalaban. At may report na si General Logie mismo ang nangunguna sa kanila. Ano? Butasan tayo. Ipadala ang Division 2 sa front lines at ang Division 1 sa logistics report. Nakakapagtaka naman ito. Bakit kami pinalilipat ni Lord Nelly sa front lines? Gayong nagkaroon na nga ng away sa pagitan nila Schneider at Dragnov. Mukhang gusto niya lamang kaming palayuin mula sa kanila. Pero bakit kaya? Sir, kasama na po ni General Logie ang 5th Army Regiment ngayon. Umaatras na po ang mga rebelde. Mabuti! Mabilis pala siyang kumilos! Mabilis! Mabilis! Ngayon tungkol naman din na Zola. Nakapasok na silang anim sa C District at posibleng papalapit na sila sa Royal City ngayon. Ah, ganun ba? Anim na mga daga pala! Anim na daga! Anim na daga! Ano po ang balak mo sa kanila? Ano nga kaya? Ikaw na ang bahala sa kanila, Shabo. Gawin mo ang gusto mo. Gawin mo! Gawin mo! Masusunod po. Nasa-shutdown ng Security Unit 21. Baka naubusan ang battery. Ang galing! Pinutol mo na lang yung kablik eh. Sirain yung robot. Tayo na. Si Zola lang naman talaga ang problema. Kumawawala siya, limang bata lang sila. Hindi magtatagal, mapapasabi na sila. Masyado tumutili.
Ano ba to? Mukha ito isang engine room ng kung ano. Nakakantok naman to, Maro. Maro? Hindi. Mukhang isa itong laboratorio. Pagpintuan! Maligayang pagdating sa aming laboratorio. Kanina ko pa rin kayo hinihintay. Akala ko hindi na kayo makakarating. Sino ka namang lata ka? Ako ang kanakamay na robot ni Lord Nene. Ang pangalan ko ay Sabo. Ni Lord Nene! Alam ko na. Ang maluwag na security sa access tunnels. Pati ang kastilyong walang tao. Kagagawan mo yun para mahulog kami sa Bitaging, di ba? Hindi ko inaasahan matalino ka pala. Total, nandito na rin lang kami. Wala na akong pakialam sa paraan kung paano. Salamat na rin sa'yo. Huwag kang magpasalamat. Ako pa nga dapat na magpasalamat sa inyo, Sol. Hindi! Halimaw ka! Simpleng rule of supply and demand lang yan, mga bata. Kailangan ng power ng shadow generating machine ni Lord Nene para sa mga armas namin. Kaya kinukuha namin yun mula sa mga bata. Pero hindi pa rin yun sa pagmana kay Lord Nene, kaya dinala namin kayo rito. Kapag ginamit namin ang lakas ng mga shadow wielder sa kanyang intensyon, malangang ganda ang aming enerhiya. At wala na makakapigil sa amin sa pagsakot sa buong mundo. Alam niyo ba kung gano'ng nakaraming namatay? Ang mga buhay na nasira para lang sa napakawalang kwenta ng imbinsyon na yan! Nako, hindi ko na mabilang. Sa susunod, ililista ko. Nakala mo ba isa itong biro? Tama na yan, Jiro. Huminahan ka. Makinig ka! Nakalimutan mo na ba ang bayan ng Mafei? Jiro... Bayan ng Mafei? Naalala ko na. Ako mismo sumulog sa bayan na yun sa utos ni Lord Nene. Nag-enjoy nga ako eh. Sila!
mong Jiro. Hindi ako papayag na matalo mo kami. Lalo na't hindi ko pa napapatumba si Lenin. Hindi pa ako magpapalakas para may pagiganti ko ang buong pamilya ko. Teka, ikaw lang ang nakaligtas sa bahay ng mafia, hindi ba? Eh, ano bang pakialam mo? Hindi mo ba alam? Matagal na kitang gustong tulungan para makasama mo na ang pamilya mo. Isusunod na kita sa kanila. Hindi ba nakakatawa minsan nakapalaran ng tao? Ano? Matagal mo lang nilang isang pagkakataon para makapaghigansi sa akin. Pero binigyan mo lang ako ng pagkakataon para tapusin ka. Ayaw mo naman. Hindi ka na mag-iisa sa mundo nito. Pasensya na kayo sa akin. Hindi ako dapat nagpadala sa emosyon ko. Style din naman yun sa pakikipaglaban. Pero, hindi dito natatapos ang laban. Napakagaling ang pinakita niyo sa laban kanina. Siguro ang napakalakas na kapangyarihan na mabasa ko lang sa mga alamat. Alamat, alamat! Sa wakas, nakaharap ko na rin kayong mga bata. Yan na nga. Si Nene. You got fire and fire, Galeoni. Reinforcements. Magaling. Good work. Checkmate na sila. General Logi, pagdating ng reinforcements, 10 ulit na tayong marami sa kanila. Pwede po bang malaman kung bakit kailangan ganito? Malagirilya ang taktika ng mga kalaban natin. Kaya mas marami, mas maganda. Pero sir, kahit wala pa yung reinforcements, malaki na lamang natin sa mga kalaban. Ngayon, sobra-sobra na tayo dito. Nakalimutan mo na ba si General Correll na natalo pa rin kahit marami sila? Minaliit niya kasi ang mga kalaban. Kahit na maliit ang bilang nila, malaki ang pwede nilang ibigay na damage sa isang makapangyarihang army. Sa dami natin, mapipilitang lumabas sa mga kalaban at lalaban sila sa paraan na tayo lang ang tiyak na magwawagi dahil kulang sila. Tapos, dudurugin ko sila na parang alikabok. Sigurado pong matutuwa si Lord Nene sa tagumpay niyo. Bukay! Ah, bakit? Bantayan mo si Kluke! Sasama ako sa iyo, Maro! Wag! Sandali! Mga hangal nga kayo dahil hindi pa kayo tumakas! Mga hangal! Hindi kita tatakasan!
Ayashu, mag-concentrate ka pa! Lover's quarrel ba yan? Lover's quarrel! Subukan mong iwasan ang suntok na to tayo! Ang bilis! Ngayon na! Panahong labanan. Ano yon? Aminin mo, inimbento mo ang mga bagay na yan para talunin kami dahil natatakot ka sa amin. Huwag ka na mag-deny dahil nababasa na kita. Akala mo bang isang gaya mong duwag ay kayang sakupin ng buong mundo? Nakakatawa pero walang susunod sa isang mukhang uod. Pag sinulat ang kasaysayan, isa ka lang duwag na nilupig ng maliliit na bata! Mukha yatang mas lumakas na ang loob mo mula nang huli kitang nakita. Mas matapang ka na magsalita. Ano kaya ang masasabi ng tatay mo sa bagong ugali mong yan? Siguradong malulungkot siya, hindi ba? Shoo! Gumising ka na!
sa'yo ko itutuon ang buong atensyon ko. Malapit na. Sayang, hindi ko nang matapos yun. Malaki ang tiwala ibinigay ko sa'yo, Ama Zola. Pero sa tingin mo ba magtitiwala siya sa'yo? Pareho kaming research advisor sa excavation team. Sa pagkakaalala ko, ang saya-saya ng panahong yun. Bugbog ko muli! Natatandaan mo pa ba yung aksidente? Zola! Nang dahil sa aksidente, naulila ang kawawang bata sa pinakamamahal niyang ama. At dahil sa matinding sakit sa kalooban, tumakas siya at sumali sa army. Kawawa! Kawawa! Bakit ka ba sumali sa army? Tumahimik ka! Dahil ba gusto mong magmukhang malakas? O dahil galit ka sa sarili mo dahil mahina ka? Kaya lang, hindi yon. Alam ko ang tunay na dahilan. Eh ikaw? Ano yun? Ano yun? Tumigil ka na! Dahil gusto mong maging tulad ng papa mo. Isang tao na kamaligtaran ng sarili niya, anak. Papa! Papa! Umaasa sa'yo mga kawawang batang ito na para bang mga tutang sugatan sila. Kunwari cool ka lang, pero nag-aalala ka pa rin sa kanila. Kagaya ka lang ng sarili mong ama. Zola! Pero hindi kabutihan ang pinapakita mo sa kanila, Zola. Hindi ilalagay sa panganib ng papa mo ang mga inosenteng bata. Eh kasi, naglalaro ka lang. Nilalagay mo lang sila sa panganib. Tama ba? Naglalaro! Naglalaro! Oh, sige, tapos ka na ba? Huh? Kung tapos ka na, tama na ang kwento ka na ito! Sustagen gives you the... Okay! Sa totoo lang, hindi ko inaasahan yun ah. Pero napapagod na ako sa mga sorpresa, Zola. Oras na para magpaalam ka sa kanila. Huwag ka nang umasa dahil hindi yun mangyayari. Dahil sinusumpa ko. O protektahan ko ang mga kaibigan ko! Zola! Mabuti naman at nagsiseryoso ka na. Yan na mismo ang Zolang iniintay ko. Sa tingin ko panahon na para ipakita ko ang tunay kong kapangyarihan. Bakit ka nandito? Ha? Huh? Ano bang balak mong gawin? Ah, alam ko na. May gusto ka kay Shu. Naku, hindi ganun yun, Zola. Huwag mo na itanggi, Luke. Mabuti kang tao. At ang kabutihan mo ang magiging lakas mo. Hmm? Ah! Yun ang akala niya. Sa ganitong pagkakataon, walang may tutulong ang kabutihan. Yun ba talaga ang pinaniniwalaan mo? Huh? Naiinis ka siguro na matalo sa laban sa isang duwag na gaya ko. Magpaalam ka na! Hindi kita papayagan! Huh? Tama na! Tigilan mo na mga kaibigan ko! Kluge! Ang tapang mo naman! Pero sayang, dahil katapusan mo na rin! Tama
natira din ang bata ito. Sayang, dahil katapusan mo na! Teka, paano? Narinig ko ang hiling ng iyong puso. Kaya heto. Kung ganun? Updated battle report. Sige.
Sabihin nyo na. Nangunguna tayo sa lahat ng laban. Malapit na po ang tagumpay. At ang mga kalaban na binubo ng Jebral Army ay tumatakbo na palayo na ilan nilang pang matatapang na natitira. Pero hindi magtatagal, babagsak na rin sila. At tungkol naman kay Lord Nene, nakausap namin ang staff niya. Ligtas na siya sa Flying Fortress, ang Galleon. Bukod dyan, nabalitaan namin na natalo na si Zola at ang grupo niya mga Shadow Warriors. Hindi totoo yan. Malalakas silang mandirigma. Hindi dahil talo sila sa isang laban ay talo na sila sa gera. Pero, kung natalo nga sila, nangangahulugan lang na malakas nga ang kapangyarihan ni Lord Nene. Ganun na nga. Kapag nawala na sa daan natin si Zola, wala nang makakapigil sa paghahari ni Lord Nene sa buong mundo. Kailangan natin itong siguruhin. Nahanap na po kalaban! Nasa Point 548 ang natitira sa Jibral Army! Kilos na! Ayos ka lang ba, Jiro? Ano mangyayari kay Kluke? Wala akong ideya. Matinding siya kang natamu niya. Pwedeng mangyari sa unang pagtawag sa Shadow. Hindi nga ako makapaniwala kung paano niya nakontrol ng gano'n. Ayoko sanang sabihin ito. Pero ang totoo, maaring hindi na siya magising pa. Bakit pa natin hinarap si Nene? Zola! Hindi ako makapaniwalang ginawa mo yun ang hindi muna pinag-iisipang mabuti! Siguro naman, alam mo na wala tayong sapat na lakas para talunin si Nene. Pero bakit pinasugod mo pa rin kami sa kastilyong yun? Sabihin mo, may baka pa bang binabala? Sa tingin mo ba, sadya kong ilalagay ang team natin sa kapahamakan? Pag-isipan mo itong mabuti, Jiro. Malakas ang kalaban at malapit na tayong mawatak. Tapos hindi pa rin nagigising ngayon si Kluke. Mukha bang pinagplanuhan ko ang mga pangyayaring yun, Jiro? Yung mga bagay na sinabi ni Nene, totoo ba yun? Ano yun? Na minsan na nakasama ni Nene ang papa mo. Hindi kaya gusto mo lang bumanti sa kanya? Kalimutan mo na yon. Walang kwenta pag-isipan ng paghihigante. Iniwan ko na sa nakaraan ang lahat ng personal na problema ko. Kung ganun, bakit lumalaban ka pa rin? May sarili akong mga dahilan sa paglaban ko. Gaya ng pagpapatuloy niya sa paglalakbay na to. Nasa inyong desisyon na yan. Sa Galleon Flying Fortress. Hindi magtatagal. At ang lahat ng mga nakikita natin dito sa itaas ay susunod na sa lahat ng mga kagustuhan nyo. Lord Nene! Huh? Bakit? Natapos na po kami sa final check sa onboard system ng Galleon. Maayos na po lahat. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Mabuti! Mabuti! Lord Nene, sana po tayo tutungo ngayon? Sa timog kanluran, pero nandun lang. Tama! Nandun ang si Bra. Paano na? Ano ba? Pakuha na ako! Bawal ang umiyak. Ito'y digmaan. Kasama dito ang mamatay. Shoo! Opo, kuya. Nandiyan ka lang pala. Ikaw pala, Jiro. Hindi mo ba maintindihan? Natatawala ako sa'yo. Akala mo ba may pag-asa ka manalo kay Nene? Talunan ka lang! Tumahimik ka! Ang nakakahinayang lang, kung naging mas malakas ka lang sana,
Hindi siguro ganun na sinabi ni Kluke. Tumahimik ka sabi! Nakakatawa ka talaga. Basta-basta ka kasi kumikilos, kaya yan, nauwi lang sa wala. Akala mo kung sino ka magaling. Ha? Kung titingnan mo, hindi ka rin naman magaling. Kaya kasi, puro yabang ka lang naman. Ano ka mo? Huwag kang nga magyayabang dyan. Hindi mo ba naisip na talunan ka rin naman? Siguro kung nakapagsanay pa tayo, hindi nagagalang si Kuke. Nakahiga lang at walang malay. Sige, kung tapos ka na magmukmuk, magsanay na tayo. Yun naman ang dahilan kung bakit kita pinuntahan eh. Pero ano pang dahilan? Natalo tayo dahil masyado siya malakas. Ikaw lang ang natalo, hindi ako! Ano? Baka nakakalimutan mo, buhay pa rin ako. At habang may buhay, may pag-asa pa rin manalo. Babalikan ko ang neneng yun. At hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko natatalo ang halimaw na yun. Ipagiganti ko ang buong pamilya namin. Naiintindihan ko na. Kaya ayusin mo sarili mo. Dahil ang kailangan ko ay mga tao na kafocus sa pagtatagumpay. Ayoko sa mga quitter. Tinatawag mo ba akong quitter? Tapusin ang mga asasin ninyong kanina! Ikaw na naman, Manong Legolas! Pero akala ko ba naiwan kayo dun sa Gibral? Paano nyo kami nahanap at bakit kayo nandito, Manong? Anong klase pa sa salamat yan? Para malaman nyo, sinugal ko ang buhay ko para lang mahanap kayo! Manong? Hinahanap nyo kami? Narito ako dahil pinag-utusan ako ng hari. Kailangan ko raw maipabot sa inyo mahalagang mensahe niya. At kailangan ko yung gawin kahit na ano pa mangyari sa akin. Kaya nagpunta ako agad kahit na kailangan ako ng sarili ko mga tauhan sa labanan para may pagtanggol ang bayan namin. Ano ba ang mahalagang mensaheng yan? Sandali, maghintay ka lang. Hindi nga ako makapaniwala na ligtas ko yung maihahatid sa dami ng panganib na dinaanan ko. Heto yung report sa nangyaring insidente nang narong kayo sa Gibral. Anong ibig mong sabihin? Yun ba yung insidente kung saan nanakaw ang Extra 7? Oh, yun na nga. At gumawa ako ng mga drawing para maging malinaw to sa alaala nyo. Hindi din kailangan! Pwede ba, bata? Pinaghirapan ko yata itong i-drawing. Ipagpatuloy nyo ng presentation nyo. Ay, ano pa nga ba? Heto ang nalalaman namin. Ang lalaki nagnakaw sa huling 7 pahina ng Book of the Beginning na tinatawag din na Extra 7 ay ang spy na nagngangalang Salinas. Ngunit hindi rin nagtagal ang buhay niya dahil pinatay din siya ng isang hindi pakilalang tao. At dahil sa matinding investigasyon ng aming army, nakakuha kami ng ilang mahalagang clue sa pagkataon ng pumatay sa spy na si Salinas. Ang suspect ay lumalabas na isang babae na nasa late 20s. Kulay aso ng kanyang buhok. At isa pa, may halimuyak ng mga bulaklak ang babaong ginagamit niya. Yun lang ba? Yun lang ba? Ano ba bang gusto mong malaman?
Yung mahalagang impormasyon naman, walang kwenta yung sinabi mo eh. Sana man lang ay alam niyo ang pangalan na itsura ng kriminal na yon. Kung alam namin ang pangalan ng itsura niya, edi sana kami na ang humuli doon. Inabot ang 2 linggo yung tauhan ko para lang makuha mga impormasyon yun, kaya huwag ka na magreklamo! Makakatuling rin yun, di ba? Mabuti nga hindi siya malaking mama. At isipin mo lang kung masansang ang taong yun. Kung tama ang nalalaman ko, babae din ang may kinalaman sa multo na yun, Maro! Oo nga, pero hindi natin alam kung sino. Ito lang ang nasisiguro natin sa ngayon. Talagang ninakaw nga ang Extra 7. Uh-huh. At kung sino man ang nagnakaw, alam niyang mahalaga ang mga yun. At gusto niyang makasiguro na hindi yun mapupunta sa iba. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, malinaw na ang kailangan nating gawin sa hinaharap. Pwede mo malinawin ang sinasabi mo? Gaya ng sabi ko kanina, mahalaga ang mga page na yon dahil naglalaman yon ng mga impormasyon tungkol sa 7 original na Shadow Wielders. Hula ko lang ito, pero sa tingin ko, pinaliliwanag doon kung paano mas mapapalakas pa ang kapangyarihan ng mga Shadow Wielders. Isipin nyo, hindi man lang natakot si Nene sa pagdating natin dahil alam niya na hindi tayo mananalo sa kanya. Alam niya kasi na wala sa atin ang nawawalang pages na magtuturo sana sa atin kung paano tayo magiging mas malakas. Naguguluhan ako, hindi ba tungkol sa simula ng Shadow Warriors ang libro na yon, Maro? Oh, ganun na nga. Sa katunayan, mula yun sa panahong yon. At magagamit yun ng lahat ng descendant ng original Shadow Wielders. Hindi nyo pa ba naintindihan? Lahat tayo ay nagmula sa lahi ng 7 original warriors. Ibig mo sabihin? Kasing lakas din nila tayo. Ibig kong sabihin, maaaring maging kasing lakas natin sila kung nanaisin natin. Pero hindi yun magiging madali at wala na tayong oras. Sapagkat, matagal nang plinano ni Nene ang pag-atake nito. Naniniwala akong kaya natin siyang talunin kung mas malakas pa tayo. At mangyayari lang yun kung mapapaskamay natin ang Extra 7. Mapanganib ang misyon na to. Kaya hindi ko kayo pipilitin kung ayaw niyo. Sasama ka ba? Hashu? Siyempre naman! Hindi na ako papayag na marami pa ang masaktan ng Nene na yun. At para kay Kluke, gagawin ko alat para lang matigilan siya. Wala tayong ibang aasahan para labanan siya. At kung wala tayo sa layo ng 7 Warriors, kaya natin to. Kahit anong mangyari, magpapalakas ako para matalo ko ang Nene na yun. Ikaw, Jiro. Kasama niyo ako hanggang sa uli. Maru-maru? Mag-ingat ako sa sama. Layaban ako para sa ospisyo, Maru! Ito ang bukid. Siyempre naman! Dahil hindi ko pwedeng iwan ang fiyansi ko sa oras ng panganib! Magaling. Pero teka, paano naman si Kluke? Bakit? Gumising ka na, Kluke! Nagdahil sa ginawa mo, nailigtas mo kaming lahat! Alam na namin ang kailangan gawin para matalo si Nene! At kailangan kasali ka! Kaya gumising ka na, pakiusap! Gumising ka na! Kluke! Ano ba, Kluke? Kluke! Gumising ka na! Kluke! Gusto mo hampasin kita ng kawali? Shoo? Gumising ka na dyan! Gumising ka na, Kluke! Hindi ka pwedeng matulog! Kluke! Gumising ka na! Gising na! Sige na naman. Gumising ka na, Kluke. Patawad, Kluke. Patawad. Ginawa ko na ang lahat, pero... Ang ingay naman. Nakaka-istorbo yun. Kluke? O, bakit? Hoy, Shu. Gising ka na? Oo nga. Ito na si Kluke. Kluke! Ang saya-saya ko!
Masaya kami lahat at ligtas ka. Ligtas? Saan? Hindi mo man lang ba natatandaan ang nangyari sa'yo? Ano ba yun? Ah, basta, welcome back! Handa na ba kayong lahat? Oo! Tayo na. Sa information trade. Isang lugar kung saan maaring bilhin ng kaalaman. Anong ibig sabihin ng information trade? Pinagbibili ang kaalaman. Sa lugar na yan, pwede kang makakuha ng kahit anong impormasyon kung may pambayad ka. Master informants ang tawag sa mga expert dyan. At ang pinakamagaling na master informant sa buong Corrin ay ang sikat na si Homeron. Tama. Katunayan, nabalitaan ko na rin ang tungkol sa kanya. Alam niyo ba yung bagay na nabalitaan ko na rin noon, Maro? Tanghalian na, kumain na tayo! Wala kang iba alam kundi pagkain! Kailangan namin makausap si Homeron. Walang problema! Laging handang maglingkod si Master Homeron! Lagi niyo na lang akong binabaliwala! Tuloy, bakit kayo narito? May hinahanap kasi kaming isang babae. Talaga? Sino namang babae yan? Ang alam ko, mga nasa 20 hanggang 30 years old siya. Aso lamang ang mata niya at ang pabango niya ay may halimuyak ng isang bulaklak. Pasensya na, ngunit hindi ako isang manghuhula. Imposible kung mahanap ang isang tao base lang sa impormasyong yun. Ang alam namin, huli siyang nakita noon sa Jibral Castle. Pwede mo na siguro siyang sundan mula doon. Jibral Castle ba kamo? Ah, kung ganun siguradong mas mahihirapan akong hanapin ang babaeng yun. Anong sabi mo? Huwag mong sabihin na may reklamo ka laban sa Jibral City. Huwag mong sabihin wala kang nalalaman. Ha? May nangyari bang masama? Sabihin mo sa amin. Ganito na lang. 20 ginto muna. Wow, mura! Ano? 20 pirasong ginto lang po para sa impormasyon na yon. Naku naman, talagang pera-pera lang pala dito ah. Oh, yan. Salamat po. 2 araw pa lang ang nakakalipas nang mawala na parang bula ang Jibral City. Ibalik mo sa akin ang pera ko, mga manloloko! Nagbayad ako sa inyo ng totoong pera, kaya huwag kang gumawa na kasinungalingan! Tinatawag mo ba akong sinungaling? Mahirap bang sabihin, pero naglaho nga ang Jibral. Hindi rin ako makapaniwala. Yun ang katotohanan. Walang binibenta ang informants maliban sa katotohanan. E di naglaho din lahat sa kastilyo, Maro? Tama. Nawala din ang lahat ng nasa loob nito sa isang iglap. Para bang isa lang itong ulap na dinala papalayo ng hangin. Si Nene. Ano? Gagagawa ni Nene ang lahat. Shoo. Hindi to ang oras para magdalawang isip. Kailangan na natin siyang abulin. Huminahon ka, Shoo. Kailangan nating maghinay-hinay. Kung hindi, mangyayari ulit ang gaya ng dati. Ngayon, hanapin mo ba yung pinahanap namin o hindi? Alam nyo naman sigurong mahirap ang pinagagawa nyo, hindi ba? Tingnan natin. 5,000 munang deposito at dagdag na 5,000 oras na matapos ko ang trabaho. Siyempre, wala pa doon ang ibang gastusin. Napakagahaban nyo naman, Maro! Handa akong magbayad ng 20,000 na ginto. Ano? 20,000 na ginto? Seryoso ka ba? Seryoso ako. Seryoso ka? Gagawin ko! Ako rin! Ako din! Tumigil nga kayo! Trabaho kong isang ito! Sandali! Ano ba naman kalokohan to? Ang sikat na si Homeron ang pinunta namin dito, hindi kayo! Pero lahat kami dito ay si Homeron! Paano nangyari yun? Dahil ako si Homeron the Second! Ako ang legitimate na Homeron! At ako naman si Homeron Jr. At ako naman ang original na Homeron! Homeron kayong lahat, Maro? Ang tunay na Homeron ang gusto namin. Wala na siya! Pumanaw na si Master Homeron! Ano?
Jason Laro. Ang sabi, natalo daw si Laban si Master Homeron. At kasama niyang nawala ang malawak na kaalaman mula sa daigdig. Pero hindi niya ninais ang mamatay. Sabihin mo, anong nangyari sa kanya? Kailan lang, pumutok ang digmaan sa pagitan ng Grand Kingdom at ng bayang ito. Nagpresenta si Master para kumalap ng impormasyon tungkol sa kalaban. Ang balita ko nga, nasa ilalim siya ni Nightmaster Conrad. Nightmaster Conrad? Matapang na lumaban ang mga kaalyado ng Jibral. Pero wala pa rin. Napakaraming buhay ang nawala. Dapat nga ipagmalaki mo ang ginawa niya. Oo, pero malungkot pa rin. Alam mo ba ang nangyari kay Master Conrad? Magbayad muna kayo ng 2,000 na ginto. Biro lang, hindi kita sisingilin. Wala rin namang nakakaalam eh. Pero sigurado ako matutulungan kayo ng mga bagong Homeron. Okay ba? Huwag na lang kung impostor lang ang mga informant mo. Sandali lang, Sola. Pwede ba akong magtanong? Talaga bang may 20,000 ka? Malaki yung halaga, Bukay. Ututu ka naman. Pero paano tayo magbabayad ng informant? Gagawa ko ng paraan. Hahanap ako ng trabaho na malaki ang sweldo. Magandang idea yan. May listahan doon sa tabi ng fountain. May magbabayad ng 500 ginto para sa isang isdang mantanta? At meron ditong magbabayad ng 5,000 ginto para sa isang sungay ng Gaigarus. Ayos! Sa dami na ad, siguradong kikita tayo ng malaki! Kung magtutulungan tayong lahat na kumita, siguradong makakaipon tayo ng 20,000 bukas ng tanghali. Kayo, Kluki at Bukay, maghanap kayo ng informant na ipapalit natin kay Homeron. Okay! Alam nyo, kung hindi na kayo mahihirapan, kung sa amin na lang kayo. Ang kulit mo, Maro! Nandito ka pa? Kung hindi mababayaran ang mga amo ko, hindi rin ako mababayaran. Maawa na kayo. Teka, saan ba kami makakahanap ng Gaigaurus na yan, ha? Ay, nakalimutan ko, wala nga pala akong pambahid sa'yo. Ay, bakit hindi mo nalang tanungin yung naglagay ng ad na yan? Hindi mo na siya kailangang bayaran. Ganun ba? Salamat, ha? Nakutay ka, sandali! Mapanganib na halimaw ang mga Gaigaurus na yan, bata. Wala pa ako nabalita ang Master Knight na tumalo sa kanila. Ganun talaga sila kalakas? Oo, at ang alam ko, wala pang naghanap sa kanila ang nakabalik dito ng buhay. Ayos! Mukhang magiging masaya to, ha? Sige, maiiwan ko na muna kayo, ha? Pigilan yung kasama nyo bago siya mapahamak! Naku, aasa ka naman. Hindi mo mapipigilan si Shu sa ganyan, Maro. Oo nga, ganyan na talaga si Shu kahit noon pa. Wow, ang cool talaga niya! O paano, kumilos na tayo. Sa wakas, ito yung naglagay ng ad. Maligayang pagdating! Bakit ikaw? Hindi naman kita kailangan, ha? Alam ko, pero nagtatrabaho din ako dito. Teka, seryoso ka ba talaga sa paghahanap sa halimaw na Gaigarus? Oo, at kung mas malakas nga siya sa Nightmaster, mag-i-enjoy nga akong kalabanin siya. Mas matinding training, mas mabuti para mas lalo pa akong lumakas. Pero bakit? Para talunin ko si Nene. Talaga? Kung ganon... Sumama ka sa akin. Sa likod ng talon ay may kuweba na tinitira ng Gaigarus. Kinakain niyang lahat ng isda at mga hayop na nakatira sa dikalayuan. Kaya wala nang makain ng mga tao. Teka, sabi mo gusto mong talunin si Lord Nene, di ba? Palagay ko imposible yun. At bakit mo naman nasabi yan? Kasi, yung mismong descendants ng Warriors of Light, hindi siya natalo. Hindi yun impormasyon, bulong-bulungan lang yun. Pero napag-uusapan pa rin. Sabi nila sumugod sa kuta ni Lord Nene ang mga descendant. Pero nanalo si Lord Nene, kaya wala na kaming pag-asa pa. Kung yun ng pinakamalakas, walang nagawa. Sabi ng iba, pumanaw na silang lahat. Kaya nga kung natalo ang mga tulad nila, ano pa kaya ang magagawa ng isang tulad mo? Mabuti pang sumuko na lang kayo. Hindi kami namatay! Ha? Huh? Ang descendants ng Soldiers of Light, buhay pa rin sila hanggang ngayon. Nakatira yung Gaigaurus? Kung gusto mong umurong, ito na ang oras. Hindi ako umurong! Okay, fine! Maiwan na kita! Dragon! Gaigarus yan, hindi ba?
pasok yan? Oo naman! Inaasahan tayo ng iba para kumita ng pera! Kaya ayos lang yun. Teka, tama ng kwentuhan na to. Umahon ka na nga dyan at kailangan pa natin makahanap ng informant sa bayan. Na ginto. Salamat! Small but terrible ka pala, no? Hindi ko akalaing shadow wielder ka pala. Wala yun! Teka, ang mga batang yun, sino ba sila? Mga naulila sila ng mga pumanaw sa digmaan. Huh? Nakakaawa nga ang sinapit nila. Nagpapatulong nga sila para hanapin ang mga magulang nila. Kaya sila napadpad dito sa Colin. At hindi lang sila naghahanap. Maraming tao ang nagtutungo dito sa Colin para hanapin ang mahal nila, anak, kapatid o magulang. Pero sa hirap, wala silang pambayad. Ibigay mo to. Para sa kanila na lang to. Ano? Pero hindi ba pambayad niya sa kukunin yung informant? Ayos lang. Kikita din naman yung mga kasama ko eh. Pero... Ayos lang yun. Mas malakas na naman ako kesa dati. May isa pa akong nabalitaan. Sabi nila sa pagbabalik ng Soldiers of Light, mga shadow wielders na sila. Anong ginagawa nyo? Kailan lang, naging isang malaking flying fortress ang kastilyo ni Lord Nene sa Grand Kingdom. Pagkatapos ay nagbuga ito ng matitinding liwanag. Pagkatapos nun, biglang naglaho ang Jibril Castle. Si Nene may gawa nun! Lahat kami ay walang magawa. Nagbebenta kami ng mga impormasyon kaya lang, bigla kaming walang alam. Wala kaming ideya na gumagawa pala ng mapanganib na mga sandata si Lord Nene. Wala rin kaming nakuhang impormasyon maliban sa malulungkot na kwentong iniwan ng pananalasan ni Lord Nene. Kaya naman, wala na si Homeron. Dahil wala lang kahulugan, ang pagiging isang master informant niya. Mali kayo. Kahit gaano karaming impormasyon ang makolekta ninyo, wala pa rin kwenta ang mundo yun. Ang mahalaga ay kung saan nyo gagamitin ang impormasyon. Dapat ninyong gamitin sa kabutihan. Sa tingin nyo ba magagamit nyo yun sa kabutihan? Ano kayang gagawin nyo?
Ganito, ang gusto namin ay mahanap ang extra 7. Chu, tumahimik ka nga. At pagkatapos, magpapalakas kami. Ikinalulungkot ko. Pero nasa original na Book of the Beginning lang yun. Nandun yun sa Jibril Castle. Kaya naglaho na rin yun. Hindi, dahil ninakaw yun bago yun nangyari. Ang babaeng hinahanap namin ang may kinalaman sa nangyaring nakawan. Isa yung napakagandang impormasyon. Matutulungan niyo ba kami mahanap siya? Kung kayo ang shadow wielders ng mga alamat, gagawin namin ang lahat para makatulong sa inyo. Teka, sandali! Anong nangyari? Bakit siya tinatay ng Isola? May napansin ako sa punto na yan, na hindi ninais ni Homeron ang mamatay. At hindi magsasabi ng halata ang Master Informant. Oo nga! Walang gustong mamatay! Baka naman kabaligtaran yun! Baka naman nabigo siyang makipaglaban! Kung ganun, bakit si Homeron? At nasa harapan natin siya! Ha? Isipin nyo, sino mong maraming alam tungkol kay Homeron? Walang iba, kundi ikaw lang! Magaling! Lagi nagtatago sa harap ng tao nais na mahanap siya. At alam kong gagamitin niyo ang impormasyon ko sa mabuti. Ipinapangako ko yan sa iyo. Magaling. Makakaasa kayo na hahanapin kong babae niyo. Kung ganon, iiwan na namin kayo para puntahan namin ang buhay ng Shadows. Naniniwala kami may koneksyon ng mga yon sa misteryo ng Extra 7. Kung ganon, hanggang dito na lang muna. Tandaan niyo lang na palakas ng palakas si Lord Ned. Kaya bilisan yung pagkilos. Oo, at nagpapalakas din ako, Master Homeron. At isang araw, tatastin ko siya. Ganyan na. Tayo na siya. Ha? Nasa si Marumaru? Oo nga, kanina pa siya wala. Hindi ba kasama niyo siya dapat mangista? Pero parang sa kagubata siya nagpunta. Wala ba kayong ideya man lang kung saan nagpunta ang kasama niyo? Naku, paano na to? Maro! Nasaan na kaya ako, Maro? Maro! You just fight and cry, Jaleo ni Kagaya ite Fight your own Isay tahanawa, my friend. Maro, Maro, hindi na ako makalakad. Saber Tiger! Tulungan ba ako, Maro? Ako nang bahala, Maro-Maro. Hindi ko alam, inaantok na pala ako. Bakit, Maro? Tingnan mo! Parang isang hotel. Palagay mo, kung matulog muna tayo dito. Pero paano yung iba? Baka magalala sila, Maro. Huwag ka magalala. Hahanapin natin sila bukas. Masama to. Nahanap na nila tayo. Mukhang malakas ang shadow niya. Basta pasakayin muna natin siya. Magtago ka muna. Okay. Nandiyan na! Isang kwarto ka po, Maro. Sige, pasok ka na. Mukhang pagod na pagod ka na. Salamat po, Maro. Gusto mo bang kumain? Pwede ba yon, Maro? Oo, kaya lang, mga tira na lang. Ayos lang sa akin yun, Maro. Kung ganun, paghandaan ang pagkain. Patutunugin ko na lang to. Doon ka na lang sa dulong kwarto sa second floor. Ayos yun, Maro. Sige, pumating ka na sa kwarto mo. Salamat uli! Mahilaho na ako, Maro. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Teka, uminahon ka! Huwag ka naman magbasag ang plato! Tumahimik ka! Bakit po, Maro? Teka, nasa lang asawa niyo, Maro? Anong asawa ko? Yung magandang babaeng nandito kanina. Pero wala akong kasama.
Ako lang mag-isa rito sa hotel. Pero may narinig akong nag-aaway kanina dito. Tsaka tignan nyo, may mga pasan. Ako lang yun. Napasigaw ako nung nadulasan ko kasi nabasag ko yung mga plato. Wala akong tiwala sa lalaking yun. Pareho lang tayo, Saber Tiger. Oo, oh, at yung asawa niya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya kailangang itago ang babaeng yun. At kung ayaw niya makita natin ang misis niya, hindi na lang niya sana tayong binapasok dito, Maro. Tama ka nga. Nandito na yung lason, mahal ko. Salamat. Nandiyo na! Pasensya na kung naghintay ka. Sige, kain na. Ayos! Baro! Mukhang masarap doon, Maro! Hindi na ako makapaghintay! Kung may kailangan ka pa, nandun lang ako sa kabilang kwarto. Gumagana na ang plano. Magaling! Ang akala ko kanina makakahalata na siya. Tapos ka na. Mukhang malakas kasi ang shadow niya, kaya wala akong ibang magagawa. Tama ka. Hindi ko akalain na masusundan tayo sa lugar na to ng mga taga Grand Kingdom. At ang buong akala ko, sa wakas ay liligaya na tayo. Malapit na. Hindi ko hahayaang mapigil tayo ng Grand Kingdom. Thank you.
Para sabihin ko sa inyo, hindi ako Shadow Wielder ng Grand Kingdom, Maro. Sa katunayan, gaya nyo, hinahanap din kami ng Grand Kingdom. Buhay sila! Kung ganon, hindi ka pala kumain. Patawad sa'yo. Ang akala kasi namin kanina, mula kay sa Grand Kingdom ng Shadow mo. Pero masaya ako na hindi ka pala napahamak. Ha? Huh? May bisita pa? Titignan ko, Maro! Maro, hindi tayo dapat masangkot sa Hawaii. Oo, alam ko, Maro. Ganun din tayo. Tama. Tao po! May tao ba dyan? Kailangan niyo po ba na matutuluyan? Ilan po ba kayo, sir? Lahat ng nakikita mo. At hindi lang matutuluyan, kundi pati ng pagkain. Sige po, sir. Wala pong problema. Smith, Connors, bantay lang kayo sa labas. Opo, sir. Magpapadala din ako ng mga kapalit nyo, pero sa ngayon, pumasok na muna ang iba dito sa loob. Opo, sir. Pumalit na muna kayong lahat at magpahinga. Sasabihan ko kayo kung handa na ang pagkain. Opo, sir. Mawalang galang na po. Ano yun? May nangyari po sigurong matindi para mapadpad kayo rito sa liblib na lugar. May kaaway kasing Shadow Wielder sa paligid. Kung ganun po, may tinutugis pala kayong kaaway na Shadow Wielders? Sana naman hindi sila ma- Maro! Wala po. Yung utusan ko lang po yun. Ganun ba? Masama ito. Alam ko na, Maro. Magkukunwari ako, Chef. Aba, ayos ah! May nakahanda agad na steak dito! Nako, sir. Huwag po yan. Ayos lang! May meriendahin ko na lang ito! Sandali, huwag niyo pong kaibin yan, Maro! Pag kinain niya, sigurado magkakagulo, Maro! Siguradong magkakagulo, Maro? Parang pamilyar sa akin ang ganyang pagsasalita! Naku, nagkakamali po kayo, Maro! Maro? Ano ba wala ka mong sasabihin dyan, Maro? Ganyan mo ba talaga kausapin ang amo mo? Bilisan mo na magsalita ka na! Alam nyo, lumamig na kasi ang pagkain, sir. Alam nyo naman ang mga chef, gusto best quality lagi. Maghintay na lang po kayo sa itaas. Malaking gulo to. Dapat pinakain na lang natin sa kanya yung pagkain. Pero kung ginawa natin yun, mas malaking gulo. Babaimbestigahan nila tayo at malalaman nila ang tunay natin pagkatao. May punto ka nga dyan. Hindi ko alam, matalino ka pala. Mas matalino pa sa'yo. Anong ibig ko sabihin doon, ha? Tama na yan. Hindi itong oras para sa lover's quarrel. Pasensya na. Pakainin na natin agad sila para umalis na sila bukas, Maro. Magandang idea! Kailangan magmadali. Huwag tayong matupad. Maro, umarang dyan. Napakasungit po naman. Wow! Mukhang masarap to, ah! Kumain na po kayo habang mainit. Kumain na rin kayo! Apo, sir! Paiwan ko na kayo. Kumusta sa labas, Maro? Mukhang nag-enjoy naman sila. Pero meron lang tayong problema. Ginagamit ng mga sundalo ang lahat ng kwarto sa second floor. Kaya doon na lang kayo sa kabilang kwarto. Sabihin nyo lang kung may kailangan kayo. Salamat! Sa tingin ko, mukha ng mga mabait yung may-ari ng hotel, hindi ba, Maro? Tama. Yun nga rin ang palagay ko. Nakakapagod, Maro. Antok na ako. Uy! Ano yun? Malaki ang pabuya ng Grand Kingdom sa magtuturo sa batang yun. Talaga? Nakita ko yung wanted poster ng mga sundalo rin sa labas kanina. Gano'n naman kalaking pabuya? Magbubuhay mayaman na tayo. Wow, talaga? Ganun na nga. Ituro na natin siya. Ha? Kung gagawin natin yun, malalaman nila kung sino tayo. Oras na ibigay nila sa atin ang pabuya, lalayo na tayo. Paano ang hotel? Magtatayo na lang tayo ng bako sa ibang lugar. Kung talagang malaki ang pabuya, magagawa natin ang kahit ano. Isipin mo na lang ang kinabukasan natin. Tama ka. Magaling. Tulog na sila. Ha? Ano yun? Yung wanted poster. Mukhang nakalimutan ng opisyal. Patingin nga. Ah!
Kasama ka rin. Huh? Talaga bang iniinsulto nila ako? Hindi naman ako matanda! Anong nangyayari dyan? Anong ginagawa nyo? At sino ka naman? Ikaw ang drawing nito, ha? Napakabastos mo sa akin, ha? Pasensya na! Ako ang may kasalanan! Oh! Hulihin niyo ang mga yan! Bilis! Kilos! Hey! Isusuplong ka dapat namin pero kami naman ang nahuhuli! Huwag ka sanang maghalit sa kanya, Maro-Maro! Ako ang nag-utos sa kanya na gawin yun kaya kasalanan ko ang lahat! Patawarin mo sana ako! Yeah! Nahuli rin namin kayo! Ngayon na! Ayos lang ako, mahal ko. Nataplisan lang ako sa braso. Siguro nga taplis lang, pero ipaparamdam ko sa inyo ang galit ng Grand Kingdom. Hindi ako makakapayag dyan, Maro! Hail Saber Tiger! Sandali! Hindi ba yan ang... Shadow na nasa poster natin! Ngayon mo lang naisip, Maro! Kanina pa naman ako nag-aalala na marirealize mo yan mag-isa! Bilis! Pabagsakin nyo na sila! Wala ba lang ka-challenge-challenge? Hindi mo lang ako pinawisan! Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo! Robot Soldiers! Wag! Tulungan niyo ako! Nanay! Patawarin mo kami, Maro-Maro. Gawin mo ang dapat sa amin. Pinapatawad ko na kayo! Ha? Uh-huh. Alam niyo, mas mabuting magpatawad! Isa pa, ayokong makasakit ng magandang babae. Maro. Mahal ko. Mahal ko. Mahal kita. Mabuti naman, Maro. Napamahal na sa amin ang hotel pero kailangan na namin itong iwan. Pero ayos lang yun. Magtayo na lang tayo ng mas magandang hotel sa ibang lugar. Ang mas mahalaga, magkasama tayo. Oo, tama ka. Baka magpadala pa ng maraming sundalong Grand Kingdom dito, kaya mabuti pa, tumakas na agad kayo, Maro! Tama ka. Maro-Maro. Ha? Humihingi ulit ako ng tawad sa'yo. Mm. At salamat din. Mm. Mag-iingat kayong dalawa! At good luck sa lahat! Hindi ako makapaniwalang hindi mo lang sinubukan ni Maro-Maro halikan yung babae. Hindi kaya natuto na siyang maging isang gentleman? Maro-Maro! Aba, boses ni Suyira! Tingnan nyo, ayun na si Maro-Maro! Si Maro-Maro nga! Maro-Maro! Buti naman! Uy, friends! Maro-Maro! Maro-Maro! Kumusta ka na? Mabuti naman! Nag-alala kami, Maro-Maro! Mabuti nandito ka na! Oo nga! May mga tao talaga hindi na magbabago. Makaalis na nga dito.